Isang magandang araw sa aking mga mahal na tagapakinig. Ngayon ay tunghayan natin ang part 2 ng pag-iibigang Georgia at Buboy. Atin na pong simulan. Nagulat si Georgia sa kanyang narinig. Tila gusto niyang magtago at umiwas kay Buboy. Tinanong ni Georgia ang doktor kung totoo ba na si Buboy ang donor ng mga mata niya. At sumagot ang doktor, "Oo Georgia, si Buboy ang donor ng mga mata mo." Tila ba binuhusan ng malamig na tubig itong si Georgia? "Patawarin mo ako Buboy sa aking mga nasabi. At hindi ko alam na ibinigay mo ang mga mata mo para ako'y makakita." Niyakap niya si Buboy at sinabi niya, "Bakit mo nagawa yan, Buboy? Mahal kita, Georgia. Lahat gagawin ko, mapasaya lamang kita." Lalo pang hinigpitan ni Georgia ang yakap niya kay Buboy. Lumipas ang ilang buwan at natuloy na ang kasalang Georgia at Buboy. Masayang namuhay ang bagong kasal. Nagkaroon sila ng 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki. Makalipas ang 3 taon ay nagkasakit na si Buboy at ito'y nakahiga na lang. Hindi iniwan ni Georgia si Buboy. Lagi siyang nasa tabi nito para maasikaso at maibigay ang mga kailangan ni Buboy. Nag-iiyak lagi si Georgia dahil malubha na ang karamdaman ni Buboy. Pero hindi nawala ng pag-asa si Georgia at lagi siya nagdarasal para sa kagalingan ni Buboy. Nagpabalik-balik na lang sila sa ospital. At nabenta na rin nila lahat ng kanilang mga ari-arian. Tanging bukirin na lamang nila ang natitira sa kanilang mga ari-arian. Hanggang dumating ang di inaasahang mag-asawa. Merong nagmagandang loob na doktor ang nag-alaga kay Buboy nang walang bayad. At unti-unti itong gumaling at nanumbalik ang lakas ni Buboy. Laking pasalamat sa doktor na mag-asawa at tuluyan ang gumaling si Buboy. Makalipas ang ilang taon, may natanggap silang magandang balita na may donor na ng mata si Buboy. Laking tuwa na mag-asawa dahil makakita ulit si Buboy. At natuloy na ang operasyon at naging matagumpay ang transplant sa mga mata ni Buboy. Nagtaka si Georgia. Hinahanap niya ang doktor na nag-opera sa kanya. Nagtanong si Georgia sa isang nurse, "Asa na si Doc Joanne?" "Ay, wala na po siya, ma'am. Patay na po. Naaksidente po siya sa isang car accident. Nang biglang pumasok ang doktor na nag-opera kay Buboy, "Si Doc Joanne po ang donor ng inyong asawa," sabi ng doktor na umopera kay Buboy. At ang doktor na si Doc Joanne din ang gumamot at nagpagaling kay Buboy. Nag-iyakan ng mag-asawa. "May sulat nga palang iniwan si Doc Joanne para sa inyo," sabi ni Doc. Binasa ni Georgia ang sulat. "Buboy at Georgia, alam ko lahat ng pinagdaanan nyo. Kaya napagpasyahan ko na i-donate ang mga mata ko para kay Buboy. Pagkatapos kong operahan si Georgia, ay ginawa ko ang sulat na ito. Hangad ko lang na maging matatag pa ang inyong pagsasama at mamuhay ng masaya kasama ang inyong mga anak. Nagmamahal, Doc Joanne." Lalong humagulgol ang mag-asawa dahil sa nabasa nilang liham.
nagpatagumpay ang operasyon ni Boboy. Nakakita na si Boboy. Ayan. At ito na, nagtatapos ang kwento nila Boboy at Georgia. At ito po ay katangisip lamang at kung ano man po ang pagkakalintulad sa tunay na buhay, hindi po ito sinasadya. At muli, ito po ang inyong Kuya Ron na nagsasabing, God is good all the time.